Hello! Guess what? Ang gagawin na naman natin ngayong episode natin, bibisitahin natin ang isang celebrity mom, kilalang TV host, at hindi lang dating PBB housemate, kundi social media influencer and women's advocate. Naku, sobrang busy ang schedule. Naisingit pa niyang mag-pilates para fit pa rin at paraan din niya ito para makapag-relax. Grabe ka! Nakalambitin. Oo, nakalambitin ka talaga. Oo. Hi, Bianca. Of course naman. Talagang ginagawa mo yan parati? Yes. So, itong Pilates, mga 15 years ko nang ginagawa. Matagal na. Alam mo, sa mga post mo pa lang, ninenervyos ako sa mga pinagagagawa mo. Talagang living dangerously. No naman. Maganda kasi siyang workout, pero maganda din siyang stretching. Tapos like what you said, nakarelax din siya. So, lahat yon pinagsama-sama. Parang me-time ko din siya, tapos syempre nakakatulong maging healthy. So, correct. Yun ang isa kong non-negotiable talaga. Oo nga, naku. Ganyan talaga kapag matalino ang kausap mo, talagang tuloy-tuloy na. Sandali lang, marami pa kaming tatanungin sa'yo. Dito sa aming edisyon ng Corina Interviews. And Bianca Gonzalez is in the house! Wala, sinugod na natin siya dito sa kanyang workout kasi sobra siyang busy. Ano ba? How many times a day ka ba mag-workout? Oh, not naman a day. Oh. I work out siguro 3-4 times a week. 3-4 times a week? Yes. Halos araw-araw na rin yun. Gaano katagal ang workout mo sa isang araw? So ito, si Pilates, once a week lang ako nagpipilates. So 1 hour siya. And then yung rest of the week, gusto ko to try to be active. So tumatakbo lang ako around the village. Yun, mga 20-30 minutes, yun lang, pampapawis. Oo, ganun lang. Just to feel better. So saan mo naman na itong ano mo, itong parang pagka-active mo? You know, not everybody's active. Mm-hmm. Nakakatamad kaya. Di ba kung minsan magsisimula ka? Super. Tapos hindi mo rin itutuloy, right? Yes. So saan mo nakuha yan? Never ako nagka-sport. Growing up, di ba, usually iba magbabasketball, volleyball. Ako wala talaga. Nag-swimming lang ako, tapos nag-cheer dancing lang ako. And then, I think, mas nung college ako, tapos nag-start mag-trabaho, doon na ako nahilig mag-workout. Kasi I guess, mararamdaman mo sa katawan mo that you feel better. And then, mas naging diligent ako actually nung naging nanay na ako. Ah, because you have to keep up with your kids. Oh, yeah. Okay. For energy. Yes, pag toddler, habulin mo, tas magpapakarga yung isa, magpapakarga yung dalawa. And na-realize ko, I want to be strong. And I want to be healthy para doon. So, mas yun yung naging, ano ngayon, yun yung frame of mind ngayon. Kung dati nung mas bata ako, mas to be fit, to be sexy, di ba? Parang ganyan. Now, it's more, mas health talaga and health. Strength. Magtataka kayo, payat-payat naman niyo. Hindi ka ba tumataba? Ano, may one time na naalala ko medyo bumilog ako nung naging housemate ako for Pinoy Big Brother. Okay. Kasi sa loob lang ng bahay yun for 2 months. Tapos kain kami ng kain ng mga cookies ng kung ano-ano. Oh. Yun lang, bumilog lang ako. Pero wala akong naalalang time na... Wala talaga sa bulas mo yung mataba eh. Salamat sa jeans ng nanay at tatay. Oo, diba? Parang you just have to be fit and healthy, ganon. Mm-hmm. Ilan na ba anak mo? Dalawa? 2. Yes. Dalawa, okay. Dalawang babae, 7 years old and 4 right. years old. Right. So is your motherhood style the same as when you were mothered? Kumbaga, kung paano yung nanay mo sa'yo dati, ganun ka din sa mga anak ibang mo ngayon? Ibang-iba. Super ibang-iba. Ah, bakit? Ngayon kasi ang napansin ko, as this generation of moms, mas affectionate, mas malambing, mas ma-words, mas ma-I love you sa mga anak natin. Dati kasi I remember, parang merong nanay-anak relationship. Hindi masyadong, at least in our family, hindi siya yung super warm, super hug-hug. I felt loved,
pero hindi siya yung tulad ng ngayon na deliberate. Oo, parang saka, formulaic na ngayon eh, 'di ba? Parang yeah. It's a science now. Yeah, and I mean, mas dati kasi ang belief, 'di ba? Huwag masyadong kakargahin, masasanay, huwag masyadong magiging clingy sa nanay. Pero I guess through the years, 'di ba, ang daming studies ganyan na nagbe-benefit yung mga anak doon sa quality time, doon sa pag-hug sa mga anak, doon sa pag-play sa mga anak. So, I guess a lot to do with that also. Pag-usapan muna natin yung childhood mo. Okay? Bunso! Yes! Okay! At ngayon lang ako nakarinig, alam ko yung middle child syndrome. Mm-hmm. Ngayon lang ako nakarinig ng bunso syndrome or last child syndrome. Ano yun? I'm not sure kung ano yung last child syndrome, pero ako ang matatawag sa sarili ko. Parang bunsong ugali when I was growing up. Tinatanong ako na usually na paborito ka ba kasi bunso ka. Hindi ko naramdaman na paborito ako, pero ang naalala kong naramdaman ko, meron akong parang naisip ko na anytime na kunyari mag-complain ako, magsumbong ako, papakinggan ako kasi bunso ako. Meron akong sense na ganun. So, admittedly, ang tawag yata dyan, spoiled syndrome. Yan, ganyan. Medyo spoiled. Admittedly, nung bata ako, may pagka-spoiled brat. Hindi sa bagay, hindi yung parang mahilig ako magpabili ng bagay, but more of attention ng magulang ko or ng kapatid ko. Naghahanap ako lagi ng kakampi, feeling ko ako yung laging inaape, parang ganyan. Na thankfully, face lang. Medyo nawala din siya nung tumanda na ako. Okay, so mabuti ano, hindi mo nadala yan hanggang sa pagtanda. Thankfully talaga. Kasi ngayon na meron akong dalawang kids, tapos yung bunso ko, medyo may ganong ugali. Ah. Alam mo yung feeling na yun na pag nakita mo yung ugali mo sa mga anak mo, ikaw parang, oh, ito pala yun! Parang talaga? Ganon. Oh, yeah. Oh, so, oh. Naiintindihan ko yung pagiging brat ko noon. And buti na lang. Medyo na-outgrow ko, nawala. Talaga ba? Ewan ko, pag si Pepe and Pilar ganyan, parang gusto ko mag-resign. Parang gusto ko mag-resign sa pagiging nanay nila. Pero hindi pwede, di ba? Hindi pwede. Oh. Gusto ko mag-ibang anyo, gusto ko maging pusa, gusto ko maging aso na lang, gano'n, di ba? Oh, wow. It's really difficult. But anyway, ganun pa man, naging competitive ka at naging achiever nung bata. Mm-hmm. O, saan mo naman nakuha yun? Naging achiever ako in a sense na ano talaga ako, nerd. Ever since grade school, high school, mapa hanggang college, mapa hanggang ngayon, nerd. Mahilig mag-aral, nakikinig sa teacher, ganyan. Hindi ko alam kung saan ko nakuha, pero ang alam ko, parehong magulang ko honor student din. Yung kuya ko medyo mas barkada type, yung ate ko yung smart kahit hindi nag-aaral. Ako yung talagang super school. Bakit? Hindi ko alam. Totoo. Addicted ka sa magandang grades? Maybe. Yeah. Maybe yun. Uh-oh. Or maybe dun ko na hanap yung confidence ko na parang, alam mo yung pagbata ka, you're figuring out saan ba ako magaling. Or bilang bunso nga, parang kita mo yung kuya mo magaling dito, yung ate mo magaling dito. Saan ako? So I guess you're right na dun ako nakahanap growing up ng super validation, ganyan. Pero, it's something I enjoy till now eh. Yung pag-aaral, pagiging nerd, pagiging estudyante. Hanggang ngayon, like yung mga workshop, mga online, ganyan, I still like signing up. So, nadala ko siya hanggang ngayon. Oh, okay. So, parang it's like searching for yourself. In the meantime, parati ka number one. Hindi naman number one, in fairness. Never ako naging yung mga valedictorian, salutatorian. Hindi ako ganun. Pero lagi akong mataas grades. Ako yung estudyante na gagawa ng reviewer before exam. Tapos i-photocopy ng lahat ng classmates. Ako yon. Ako yung classmate na yon. Pero mahihain ka daw dati, introverted. Kasi na-host ka, di ba? Host ka, magazine cover girl, influencer. Nagtuturo ka pa sa mga tao. Pero dati, sobra kang introverted. Meaning, yes. Natatakot ko sa tao, mahiyain. Bakit ganun? Until now. Ah, up to now? Yes. Di ako naniniwala. No, until now, really. Totoo. Like, pag off-cam, ako yung tipong tao na pag hindi mo ako kikibuin, baka hindi din ako magsasalita. Diyan lang ako sa corner. Sobra akong shy hanggang ngayon. Yes. So, okay. Growing up, ganun talaga ako. Ako yung sa barkada para hindi masyadong nagsasalita, nakikinig lang. Hanggang ngayon, I'm that. Except na siguro nakahanap ako ng trabaho na gusto kong gawin. Na ang tingin ko nga sa kanya, meron akong on button na kapag kailangan on cam, na on ko yon. Tapos pag wala na ulit, okay, off na ulit. Ayun.
Sabi nila, yung pinakatahimik, yan ang pinakamalalim. Right? Sana. So there must have been, no, there must have been something inside you because I was exactly the same way. Mm-hmm. Hindi ko kayang kumain sa harap ng ibang tao. Kumain? It was a complex. Oo, hindi ko sobrang mahihain. Okay. Yung pala, ang gusto kong gawin ay maging radio anchor na puro daldal. Diba baka ganun din na nasa loob mo lang, kung kailan lang kailangan gawin, yes. Kaya mo namang gawin. Yes. Di ba? Yes. Yes. So nung high school ka, discontinued, and then something happened in your family life. Yes. Anong nangyari noon? So nung high school ako, yun yung panahon na naghiwalay yung magulang ko. So a lot of people tinatanong ako na parang naging mahirap ba yun? Parang nagrebelde ka ba? Ganyan. Baliktad sa case ko, naming magkakapatid. Ibig sabihin, since bata ako, naalala ko kasi lagi sila nag-aaway. Yung mom and dad ko, yung talagang pag-uwi ko from school, pag-uwi nila from work, nag-aaway sila, nagsisigawan sila. Or may time na, ito hindi ko ito makakalimutan, may times na late uwi yung daddy ko from work. Kunyari, may tinatapos pa kaming homework. Pupunta ako sa room, magkukunwari akong tulog para pagpasok niya, I wouldn't have to say goodnight. Ganong level. Parang I guess yun yung pag-avoid ko sa gulo, sa violence, parang ganyan. And so, nung finally, naghiwalay sila nung high school kami, hindi ako nahirapan. Parang ang feeling is na-relieve ako. Kasi I knew na mas masaya sila kung maghiwalay sila rather than they stay together pero hindi sila masaya. Nag-aaway sila lagi. So, I had that awareness na. So, ang mga anak pala, kasi kuminsan, ang mga magulang, di ba, parang they stay together for the children. Yes! Hindi, I always hear that. Yes. Well, ito sa akin, I beg to disagree. Kasi hindi din healthy para sa mga anak. Together nga yung magulang mo, pero everyday, sigaw naririnig nila. Maybe for some families nag-work yon na parang stay together for the children. Pero in our case, I feel like mas naging close kaming lahat nung naghiwalay sila. Kasi sinong anak ba naman yung ayaw makitang masaya yung magulang mo, right? And nung naghiwalay sila, they could do their own thing, they owned their time. So mas masaya din kami in turn, seeing them happy. Parang ganun. Okay. Baliktad. So may ganun palang mga bata, ano? Kumbaga parang you underestimate yung kakayahan ng isang bata na intindihin ang sitwasyon. Yes. So noong mami mo na lang, kayo-kayo, tahimik ang buhay. Tahimik ang buhay. And tatlo kaming magkakapatid, nakatira kami sa mami ko. Pero pag weekends, doon namin nakikita yung daddy ko. So definitely present pa rin siya sa buhay namin. Pero yun nga, dahil mas payapa sa bahay, lahat kami naging... I guess naging mas masaya in general. Ah, okay. So, siguro mas productive pa rin, ano? Mm-hmm. Bakit communication arts ang kinuha mo? Mahina ka rin ba sa math? Yes! Totoo! Ayun! Oh. Mahina sa math! Una, yun ang unang-una talaga eh. Sabi ko, ano ba yung magpapayaman sa akin na profesyon, di ba? Pangalawa, kailangan walang mathematics. Tsaka na lang yung what I really love to do. Doing. Yes, because I really wanted to help my family. So that was number one. In your case, bakit communication arts? Hindi ko naman naisip na magkakom ako para makaiwas ako sa math. Kasi may math pa rin, konti. Iniraos ko lang yun. Pero nung bata ako, ako yung tipong nung grade school, high school, ako yung nagsusulat ng school play, nagdidirect ng school play, gagawa ng mga video-video. So akala ko sa utak ko, ako yung magiging susunod na Marily Diaz Abaya or susunod na Olivia Lamasa. Gusto ko talaga maging filmmaker. Okay. Kaya ako nag-com. Oh, and then? And then hindi pala yun ang nakalaan. Hindi pala yun ang nakalaan para sa'yo. Para sa akin, yes. Okay, but what did you discover while taking up communication arts? So it was a lot of prod classes na in fairness, nagagamit ko pa rin ngayon sa aking trabaho bilang host. Kasi parang kapag host ka pero naiintindihan mo yung buong proseso ng prod, di ba? Feeling ko, mas effective lahat kasi alam mo yung nangyayari on set. Ang nangyari is, so akala ko magiging writer-director ako, pero nung first year college, dun ako na-discover mag-model.
My classmates were so proud of me when they found out na nanalo ako. Modeling! Yes, and no time na yon. Super mahihain. So ako na yung last na person na isipin mo na mag-model. Pero yung naging unang racket ko, nag-shampoo commercial ako. Ayan. Oh. And for some reason, yun siguro yung switch. Parang kahit shy ako, na-enjoy ko to, ah. Na-enjoy ko din yung buong proseso ng pag-shoot, kahit mahaba yung mga oras. Tapos nung nakita ko na yung commercial on screen, parang sabi ko, ay, type ko din pala to. So I guess yun yung naging unang patikim ng on-cam versus off-cam. Ayun. Nagulat din ang mga magulang mo. Yes. Nabigla kang, tcharan! Yes. Hindi pala ako masyadong shy. Shy pa rin, pero meron palang side na pwedeng maging confident. May ganun. Ah, ayun. Upload your videos and share your views. Welcome back to Speak. We are just about wrapping up our interview with... Believe it or not, si Bianca Gonzalez ay naging utusan din. Yes! Sa ABS-CBN. Hindi ako makapaniwala. True. Backroom ka pala, behind the camera ka pala. Yes. As what? Anong ginagawa mo? So, ang titulo ko nun, proud na proud ako, part-time brainstormer. Okay. Sa ABS-CBN, ang bossing ko noon ay si Sir Enrico Santos. Meron siyang binuo na creative development group. Ito yata yung time na parang nauso yung reality, nauso na yung hindi the usual teleserye. So, naggawa siya ng grupo ng mga young creatives na mag-brainstorm lang ng mga konsepto, tapos ipipitch sa mga bossing, bilang pelikula, teleserye, ganyan. Naging part ako noon. So, yun yung unang-una kong job sa ABS bago ako maging host. Totoo nga. At kumusta naman si Enrico Santos bilang boss? Halalagot, Enrico. Kaibigan ko yan. Kay Sir Enrico, hindi ko makakalimutan, may isang time, may tinatapos kaming konsepto, deadline. Tapos, December 24 noon. Tapos, ayan na si Sir Enrico. So, dala-dala kayo script ko na talagang trinabaho ko ng ilang linggo na hanggang December 24, tinatapos ko. Naglalakad kami sabay. Sir, ito po yung ganyan. Hanggang elevator, pababa siya sa kotse niya, yung sa lobby sa may radyo dati. Papresenta ko, tapos sabi niya, ah, ano yan? January na lang yan, okay na. Sabi ko talaga, tagal kong trinabaho, biglang January na lang pala, pwede pala ako umuwi today. So, yung mga moments na gano'n na ngayon, pag binabalikan ko, nakakatawang kwento na lang. Pero syempre, nung time na yun, 20-something ako. Parang first job ko to. Ito na yung make or break feeling ko sa buhay ko. Right. Tapos gaganunin ako. Sabi ko, ang hirap. Ganto ba talaga yung magiging buhay ko sa production? Yun at yun na nga talaga ang buhay sa production. Yes, mismo. Patikim lang pala yun. Patikim lang yun. Madali pa yun. So, from backroom, napunta ka sa harap ng camera. Yes. So, ito na yung hosting mo. Yes. Paano naman na-discover ka? Nag-apply ka? Alam mo, maraming nanonood na gusto nila maging host. Yes. Diba? Gusto nilang lumabas on TV. So, yes. How do you become that? Now, kasi different. Diba? May online world na. So, parang mag-livestream ka or mag-YouTube ka, pwede ka ma-discover. Pero nung time ko noon, 19, 20 years ago, ang nangyari sa akin was, big break ko na magiging writer na ako dapat sa isang show sa Studio 23. Naalala ko to, host ko dapat si Drew Arellano. Naghahawak ko ng idiot boards niya. Sinulat ko, script, tas in idiot boards ko, ganyan, naghahawak ako. And ang time na yun, like I mentioned, nagmo-model na ako. May isang handler, yung handler ni Drew, si Jet Valle. Under Tito Boy siya. Sabi niya, diba, ikaw yung nasa magazine cover tsaka nasa commercial na ganito. Bakit ka nag-i-idiot boards? Ginanon niya ako. Sabi ko, sa loob-loob ko, bakit hindi ako mag-i-idiot board? Eh, writer ako dito. Pero yun na yung last kong paghawak ng idiot board. Kasi after nung pilot taping namin na yon, hindi na-approve yung show. Na-ekis yung show. Oh. Yung mock-up taping namin na-ekis. And then, doon na nagsimula yung pagkakataon na, oh, do you want to try hosting? So doon na pala ako dinala ng tadhana. Oo. Anong una mong hosting job? First hosting job ko was, ito, nalala ko to. Noon, merong show ang Cinema One called Review Night. Ang host nila si Ryan Agoncillo and si Pia Guanyo. And at that time, bagong lipat si Pia sa GMA 7. Mm-hmm. And so naghahanap sila ng replacement. Sinong pwedeng kabatuhan ni Ryan Agoncillo? Try ako doon, pinag-pinch hit ako doon. Ang laking opportunity, di ba? Tapos nag-call na naman, next week pwede ka ba? Next week pwede ka ba? Tapos yun na, ako na yung naging regular. And so yun yung unang
napatikim, I guess, sa hosting na sabi ko, uy, parang gusto ko itong gawin talaga. Mm-mm. So parang ano, no? Parang one win after another, right? Yes. Diba parang paangat. Yes. Ano yung sikreto doon? I mean, para sa mga pintuang yan na bumukas para sa'yo, ano ang kailangan na meron ka para bumukas ang mga pinto para sa'yo? I think dalawang bagay. First, kasi nung nag-start nga ako mag-host, akala ko racket lang. Ang thinking ko noon is, uy, okay na racket to, mga 2 to 3 years, pwede siguro ako mag-host, mag-iipon ako, para may pang-ipon ako for the future. And then, nung 2 to 3 years, parang, uy, parang may trabaho pa rin ako, so sige, racket pa ako. In my head kasi, pwede pa ako maging filmmaker. Akala ko sidestep lang yung hosting. Until parang medyo nasa 8 years na ako sa industry, sabi ko, parang ito na yata yung totoong career ko. Uh-oh. And nung na-realize ko yon na parang hindi na pala to racket, dun ko talaga, dati kasi yung hosting wasn't a craft. Like, ilan lang, Tito Boy, and then you were in journalism. Pero yung parang hosting sa entertainment was more of, kung may artista o singer na marunong mag-host siya na lang. Hindi talaga siya yung as a host lang. So, nung na-realize ko na craft din pala to, it's something that I can work on and improve on, dun talaga ako naging decidido to try out many styles, to do the best I can dun sa mga racket dati na binibigay lang sa akin. Eh, bakit ka napunta sa PBB? Baliktad yata yun ng make-believe. Masyadong reality. Oo, reality na reality, yes, naman yun. Yes. Oo. I remember nung PBB, so 2006 yun, ang racket ko pa lang nun, ilang shows, Why Speak, Morning Show. Tapos, pagkatapos nung historic first PBB edition na si Commander Nene yung nanalo, sabi nila, uy, magkaka-celebrity edition ang PBB. Gusto mo ba? Eh, syempre, super shy, super private, super introvert. Sabi ko, hindi ako bagay dyan. And then, at that time, si Tito Boy na yung manager ko. Kinukonvince niya talaga ako, you know, this will be good for your career, makikilala ka ng mga tao, ganyan. Eh, yung fame naman, wala siya talaga sa, ano ko noon, wala siya sa goals ko sa buhay. Para sa akin, shy lang ako. But for some reason, nung pinapapunta ako ng mga interviews for PBB, pag celebrity edition kasi, hindi siya audition, parang interview siya. Parang merong something sa loob ko na siguro bumubulong sa akin na, sige, try mo to. Even if buong pagkatao ko ayaw talaga. I remember yung final interview ko na nandun si Direk Loren, Tita Linggit, lahat ng heads namin. I was crying. Sabi ko, ayoko po talaga maging housemate. Gawaganan ako with tears. Na narealize ko ngayon, now that I understand like how it works. Mas yun pa yata yung nakapagpakuha sa akin bilang isang housemate, yung pagkaayaw ko na yon, yung takot ko na yon. Paano ka napilit eh, ayaw mong gawin? Yun nga, parang there was something in me that said, you know what, Bianca, kung sasali ka, dapat sumali ka dito sa first. Kasi ito yung first. Parang may ganun akong thinking nun. And then, finally, dun sa final casting, sure enough, pasok ako. Kakayanin natin to. Pero are you looking forward to entering Pinoy Big Brother House? Yes, yes. Kakayanin ko. Kaya yan. 57 days. Little did I know, nung time na yun pala, naghahanap sila ng host na alam yung pakiramdam ng isang housemate sa loob ng bahay. So, after nung edition namin, nung teen edition na, the one kung saan nanalo si Kim Chu, host na ako noon. Tapos yun na, nagtuloy-tuloy na. Ang gulo na. Parang, kalokohan lang ba talaga lahat ng nangyayari dito? Totoo ba? Kalokohan, no? Pero talaga ba nagkaka-develop yan dyan sa loob? Di ba parang love team mo dati si Sanjo? Love team? Noong time na yun, hindi pa love team. Oo. Ang masasabi ko, parang real life-like. If super possible, the short answer to your question is, super possible may in love sa loob. Totoo. Okay, so na in love ka kay Sanjo? Thank you. Sa lahat. Thank you. Thank you. Thank you, San. Ngayon na binabalikan ko yung mga moments na yon nung 22 years old ako, I would say, oo. Totoo. Poging-pogi si Sanjo noon eh. Hanggang ngayon naman, pero lalo na dati. No? Madaling ma-fall. I guess yun yung word. Hindi naman love, pero madaling ma-fall, mm-hmm, sa loob ng bahay. Kasi imagine, no contact with the outside world eh.
So, wala kayong phone, wala kayong calendar, wala kayong TV. So, kayo-kayo lang. Every morning, pagising mo, bago ka matulog, kayo-kayo lang. So, highly possible talaga na kung meron kang bet sa loob ng bahay, na bet ka din. Oo. Ang hirap. Mahirap talaga. In all honesty. Talaga. Yeah. Oo. Pero, puro lessons learned lang din naman yung mga ganon. And, I guess, memories to look back at. Ganun. Talaga ba? Mm-mm. Paano ka ba ma-in-love? Kasi di ba pag masyado kang, kunwari, matalino kang babae, hindi agad-agad yun eh. Or is that a fallacy? Kahit matalino kang babae, pagka nakahanap ka ng katapat mo, ma-in-love at ma-in-love ka. Tsaka kahit na, ako, kinoconsider ko naman yung sarili kong matalinong tao, pero minsan tanga talaga sa pag-ibig. Lalo na pa, nung mas bata ako, marami talaga akong mga kaeng-engan. Totoo. mga maling ginawa dahil sa pag-ibig or dahil sa akala ko in love ako. O sige nga, example. Sige, example. This should be fun. Okay, some of the mistakes. Ano yung mga mistakes na yan? This I've never shared, but I will share with you. Mm-mm. Dati, meron akong relationship na sobra ko in love. Tapos, brinaken ako. Tapos, nung panahon na yon, nag-New York siya, parang lilipat na siya sa New York. Sinundan ko siya sa New York para lang subukan na suyuin siya. Girl, hindi ko pa ginawa yan. Halfway around the world. Gumastos pa ako. Totoo? Tapos wow. Parang dahil sa work ko noon, grabe yung ginastos ko, tapos parang dahil sa work, parang 3 days lang ako nandun. So yung pagod, syempre, nandun din. Tapos kinedule ko pa na parang yung pampelikula to try to win him back. Umuwing luhaan. Totoo. sa pelikula lang yata nangyayari yung win back na yan. Actually, hindi yun yung worst part of it. Okay, so break na kami. Meron siyang kailangan ipadala na malaking bagay sa New York. Siyempre dahil in love, di nag-iisip. Sige, dadalin ko yung pinapadala mong bagay. Eh dahil malaki siyang bagay, hindi siya dun sa normal na check-in sa eroplano. Dun siya sa parang oversized luggage, which is iba pa talaga. Eh syempre mag-isa lang naman ako mag-travel noon. Wala, hindi pa ako nakaluwag-luwag dun. So syempre, economy, tas magbabayad ka pa ng mga overweight. Basta kung ano-ano. Hindi pa nakaluwag-luwag. Dinala ko pa yung maleta ko. Tapos yung oversized niya. Ibang check-in noon. Tapos sabi ko, okay lang, dadalin ko. Walang problema. Pero deep inside, oh my gosh, grabe naman tong hassle na to. Mag-isa pa akong ginaganon ko. Tapos dinala ko. Akala ko naman na, syempre kahit paano, mahuhulog muli ang loob dahil sa grabe yung ginawa ko. At inutusan ka talaga niya. Yun nga yung na-realize ko ngayon eh. Loko to ah. Talaga inutusan pa ako. Siguro sana pinaship na lang niya, ganyan. Pero dahil sa pag-ibig, umo ako. Pero... ang natutunan ko sa mga ginagawa nating mga maling ganyan sa pag-ibig pagbata, sobra siyang lessons learned pagtanda mo. I na know, alam mo, right? Hindi mo nagagawin ulit talaga, mas mamahalin mo na yung sarili mo dahil may mga nagawa kang ganun dati. So, pero okay naman na kami ngayon, many years after. Really? Okay naman Kilala na ba namin? Kilala mo. Mamaya ko na lang sabihin sa'yo. Ibulong mo na lang sa akin kung sino yan, ha? Later, I'll tell you. Matatawa ka. Ha? Lalo na kung ano. Nako, ha? Sabihin ko talaga pero sa kanya. Pero hindi siya in the showbiz realm. Right. Okay. It's funny. Mapagalitan nga. Dami. Pinagbiyahe mo, wala ka palang balak balikan. Oo, diba? Sakit. Okay, so what are the sakit. Red flags? Marami ka nang alam, tsaka may asawa ka na ngayon, yes. Right? Okay, what are the red flags sa relationship or sa isang lalaki, whether boyfriend mo na or lumiligaw, na dapat seryosohin ng isang babae na medyo, isipin mo mabuti yan? I feel yung isa na major pagpakiramdam mong hindi ka pinapakinggan or hindi nakikinig sa mga kailangan mo. Kasi parang, I think pagbata ka, tas in love ka, kahit na kunyari may sinabi ka, tas hindi niya maalala or hindi niya binigyang importansya yung bagay na importante sa'yo, isipin mo lang na, baka busy siya. Yung, we make excuses for them. But, now, especially na ang asawa ko ay
isang tao who values what I think, my opinion, kung ano yung importante sa akin. Doon ko na-realize na, importante pala yun, yung may boses ka doon sa relasyon at saka yung pinapakinggan ka, may tunay na pakialam sa pinagdadaanan mo. Parang ganon. I think pag taken for granted tayo when we're younger, because we're in love, we're like, hindi, baka madami na siyang problema ngayon. Parang may mga ganon tayo. I think super tayong, importante yan. Yes, oo. It is. Pag ang kadate mo, hindi nakikinig sa sinasabi mo, goodbye. Yes, yes. Hindi mo na uulitin yun. Yes. Lalo na kung boyfriend mo na. Yes. Kung minsan lumalabas yan, nakatatlong taon na kayo. Diba? That's why getting to know you stage is important din talaga. Oo, no? Yes. Kayong dalawa ni JC, gaano katagal bago kayo nag-asawa? Three years na-engage kami and then a year after kinasal kami. Paano mo naman nakilala si basketball player? Magkaibang larangan, hindi ka naman nag sports casting. No, hindi. Paano mo siya nakilala? Nag-meet kami many years na after, bagong break ako, and then siya naman single for quite some time. Nakita niya ako sa isang UAAP game. We were both watching a UAAP game. Tapos nung nakita daw niya ako from across Araneta, sabi niya, nga pala single si Bianca, no? He claims crush daw niya ako nung college. He claims. Sabi ko, may jowa ka nun, paano mo ako magiging crush? But he claims that. So when nakita daw niya ako, tapos naalala niya single ako, he asked a common tita for my number. Tapos doon nagsimula. He messaged me, and then a few weeks after we met up. Tapos, paano siya lumigaw? Nung tinatext niya ako, talagang hindi ko bet. Ano pa to? Ganyan. Until maybe a few weeks after na medyo mas nangulit na siya. And nagtatanong-tanong na din ako, I heard nice things about him. So doon ko binigyan ng chance. So instead of a date, my husband is a QC boy. Ako, Paranaque girl. Sabi ko, sige nga, try natin. Sabi ko, may errands ako today sa Alabang Town Center. Sige, samahan mo ako. Ganun pa ako. Wow, pasweet. So all the way from QC, pumunta siya ng Alabang. Nung nag-meet up kami ng lunchtime to run errands, midnight na kami naghiwala. Sa sarap ng kwentuhan, oo. Kung ano-ano, nag-coffee shop hopping, kung ganyan. Ayon. And then, after nung first namin na meeting na yun, everyday na kami nagkita. After nun, medyo may inseparable factor na nangyari. Wow. Love at first date. Maybe. Maybe. No? Or super like at first date. Tapos yun na. It went straight from there. Pero wala ka namang inisip na itong edad na ito, kailangan mag-asawa na ako, walang ganyan. In my head, to be honest, and ito, I'm not saying this because you're in front of me, but everyone I look up to in the industry, you are such driven career women. Na in my head, gusto ko ganon. Sobra akong career-minded talaga na in my head nga, akala ko ikakasal ako 35, 38, and I didn't mind. I wanted that. Gusto ko talaga career ang focus ko. Pero when we met, nangyari na mga nangyari. I ended up getting married 31. Pero trending ang proposal. Ang nangyari was, I was leaving for London for 3 weeks. Parang ganon, bibisitahin ko yung ate ko. Nandun nakatira. So mag-short course ako. 4 a.m. ang flight, Manila to London. Pagpasok ko pala ng airport, isa-isa, binibigyan ako ng rose ng mga security guard dito sa check-in, dun sa scanner. So much so na pagpasok ko, may bouquet na ako. So, pumunta akong lounge, hawak-hawak ko pa rin yung bouquet. Sabi ko, grabe naman, 3 weeks lang ako aalis? Okay naman tong mga paandar na to. Pinalabas ako ulit sa check-in because daw may problem na kailangan ayusin. So, I was in the counter. And then, may narinig akong gitara. There was someone playing the guitar and someone singing. Tapos pag-ikot ko, nandun na lahat ng friends, family ko, giving me one rose each. I had no idea what was happening. Parang slow-mo lahat sa utak ko. And then, dinala nila, his parents were there, my barkada, his barkada. Dinala na ako dun sa isang part ng Terminal 2 na may red carpet. Tapos he was there standing with the last rose. And then nag-propose siya. And mind you, this is all happening at 5 a.m. No makeup. Talagang yung parang
bagong gising look. Lahat ng tao nandun, super surreal and sobrang wala sa personality niya kasi parang ako siya, very shy, very private. But yun ang naging plano niya with the help of his friends. Oh. So super, super unforgettable, for sure. Oo nga! Nagwagi ay si JC Intal, three-pointer. Ayun, di ba? Yes. So, you said yes. Okay, ito. Maraming babae kinakasal, hindi nila alam kung ano yung pinapasok nila. Ikaw, alam mo ba kung anong pinapasok mo nung kinasal ka? I would say probably knowing kung ano yung alam ko ngayon. Hindi din! Hindi mo masasabi, ano? Hindi mo masasabi talaga. Totoo yung sinasabi nila na kung sino yung piliin mong life partner. Make or break, it can make your life happy or miserable. Right. I mean, sure. Sure na sure ako doon. Mabait ang asawa ko. Oo nga. Wow. Naka-3 points ka din. Yes, naka-3 points din ako. Naka-3-pointer ka rin. Ha? I agree. So, did you plan yung having kids? Yung pinlano nyo, ito, dalawa tayo by this age? No, ang nangyari in my head after pagpapakasal, ako yung iniisip ko pa na parang, oh, 1 year, mag-enjoy tayo ng married life, travel. Ang nangyari, parang we were married 3 months pa lang, I was pregnant. But in our case, hindi ko pa siya talaga plan to have a kid right away. Nung ipinagbubuntis mo daw yung baby mo, your dad passed away. Yes. What was your relationship like with him nung nangyari yun? So by the time na I got married, very, ano nga ba, distant, pero I knew that I loved him. I felt na love din niya ako. But parang by the time, ang dami na nangyari. Yung naging tricky lang, I remember I was 7 months pregnant. So malaki, ito yung hirap ng gumalaw. He had his third stroke. Oh. So my dad was an alcoholic. And parang, I think at that time, hindi pa uso yung seeking help talaga. Na, I mean, if I know what I know now, I would have recommended that way before sa kanya. So, nung time na yun, it was his third stroke, and then he was in the ICU. It was a coma na, itong third stroke. And then, at this time, my mom was living abroad, my brother was in San Francisco, sister ko sa London, so ako lang lahat. And then his siblings were here as well. So sila yung tumulong din sa akin to make that asikaso. All these things, I feel like ito yung final thank you, final show of love ko to my dad na I was the only one there. So ako lang yung nakagawa nun for him. And it was all, I guess, very peaceful. Mm-hmm. So difficult, so dark. Alala ko yung time na yun. Pero because nga I had the baby to look forward to, yun yung talagang nakatulong nakabawi, sa akin to ano? Get nakabawi. Through it. Yeah. Right. Yeah. So ngayon, dalawa na, yes. Lucia and Carmen. Yes. Okay. 7 and? 4. 4, ang bilis, yes. Ang panahon. Same age as the twins, yung aking bunso. Yes, oo. Oh. In your case, how has it been? As a mom? Roller yung coaster. Totoo, ha? Yeah. Wonderful. Ay, hindi ganun yung sagot ko. Okay, you know what I always say nung first time mama ko yung first year na yon. Lagi ko sinasabi, naloko ako ng Instagram. Kasi on Instagram, lahat ng mga new moms, you see na parang, best thing that ever happened in my life. Kasi ang ganda ng photo. Or like parang, tingnan lang niya ako, nawawala yung pagod ko. Or, and when you experience it, you're like, ito ba yun talaga? Wala kang ligo, wala kang tulog, 5 p.m. na, hindi ka pa kumakain. I can safely say na hindi ko na-enjoy yung newborn stage, yung first year. I guess for some women, it comes naturally, yung motherhood. Sa akin kasi hindi. Hindi ako natural mom. Hirap na hirap ako nung first year na yon. Which is also a big reason why, syempre pag dalawa, tinatanong ka, mag-iisa ka pa ba?
yung big reason na ayoko din mag-isa pa, among many reasons, is ang hirap nung newborn stage, sobra. Right, right. Nawawala ka sa sarili mo, sino ba ako? Parang, di ba nag-aral naman ako? Di ba may karir naman ako? Bakit nandito lang ako? Oh. Ito yung ginagawa ko, which is great for some women na yun yung dream nila. Pero ako talaga, it was not. And so, pagkatapos ng first year na yun... Sisa moment. Sisa? Yes, ikaw ba yan? Yes, yeah, naiintindihan ko si Sisa. Oo, parang nasisiraan ng bayet. Yes. Oh, tapos? I guess iba-ibang stage, kapag medyo mas malaki na sila, tas nakakapagsalita na, or nakakapag-embrace, nakakapag-express ng love, doon na pumapasok yung, ay, ang sarap ng maging mommy. Oh, sobra. Oh. Pero roller coaster pa rin. I mean, syempre kapag nagdadahilan na. Kapag nagsusumpong, ang hirap, di mo na alam kung anong gagawin mo. Pag nagwawala sila, tapos gusto mo na din magwala, parang ganyan. So, definitely hard, pero definitely masarap. Do you have an arrangement with JC? Kung paano? Siya ba yung good cop, bad cop, ganon? Ay, ako yung bad cop, for sure. Ikaw yung bad? For sure. Oh, okay. Kasi two girls kami, and parang... I guess hindi niya ma-resist na yung daughters niya, ino niya o pagalitan niya. So, naturally, ako yung naging bad cop. Ako yung naging disciplinarian, ako yung naging strict. Even if prior to this, hindi naman ako ganun at all. Parang yun lang yung naging hulmahan nung nakita ko, ah, talo to. Hindi niya kaya na pagalitan yung mga girls or pagsabihan. So, naging ako. So, nung nakita mo yun... Ay, ako na. Ako yes. na ang magiging bad cop. Kundi walang mangyayari sa amin. So, paano mo nababalansi yung didisiplinahin mo pero mahal ka pa rin It's nila? It's so hard. It's so hard. That's exactly the problem. Yes. Yung didisiplinahin mo pero love ka pa rin nila. Ang hirap. So ang hirap bumalansi na pinalo mo yung kamay tapos kikis mo pagkatapos. Ay, ang hirap. Sobrang diba? Hirap. Oo. I mean, it's something na hanggang ngayon nag-struggle pa rin ako. Pero thankfully, actually, ang hilig ko mag-follow ng mga psychologists about motherhood sa Instagram. Dami ko din natututunan. Ang nakikita ko lang always is be firm with them, pero iparamdam mo pa rin na you care. Right. It's coming from a place of love. Namahal mo pa rin sila. Yes. Anong balance mo? Si JC nagpipinta. Yes! Right? As a retired basketball player, nagpipinta na siya. Talaga namang retired basketball yes, player retired. Ang title niya ngayon? Yes, ano ba? Artist na. Artist, yes. Oo. So he's into it full-time? Full-time. Wow! Yes, artist. Yes. So how do you find that? Amoy pintura ba sa bahay niyo? Dati, nung nagsisimula siya, yes. Pero dahil minamigraine ako at trigger ko yon, sabi ko, doon ka, maghanap ka na ng the pwesta. The chemicals are bad, you yes, should wear a yes. mask. Even sa mga bata, syempre. Yes. So, meron siyang ibang studio kung saan siya nagpipinta talaga. Ah, ayun. So, okay yes. naman sa'yo. Yes. Aba, talagang ano, naka-focus siya doon. Kakumpetensya mo na ngayon ang kanyang mga paintings. Hindi naman. I feel like pareho kaming enjoy namin yung time na family, enjoy din namin yung time na kaming dalawa. Pero pareho kaming we enjoy alone time. Right. Ay, so, doon kami nagkakasundo. Gusto niya nung alone time niya, sige, jump in, taka ako, mag-alone time ako dito. So, meron kaming ganun. Buti na And lang. Your alone time looks like? Ako, happy na ako na, actually, yung workout ko is a big alone time. Ah, okay. The reason why gusto kong nag-workout na one-on-one or like tatakbo nga ako is because it's time alone na naririnig ko yung sarili kong nag-iisip. Or ito, a lot of moms also do this. Yung pagtulog na lahat sa bahay, yun ang alone time ko. Oh. Yes. Kumbaga parang that's your thing now. Yes, oo. Yes. Yung advocacy. Mahirap ang advocacy, ha? Papanindigan mo yan. Mahirap din. Mm-mm. Yeah. So, in your case, it's for children. When I started, it was for children. I guess life stage din. So, nung nagsimula ako, madami akong mga gusto gawin na nagbibigay ng school supplies in public schools. And then, briefly, I worked with UNICEF. And then, siguro, nung tumanda na ako, tapos ang naging life stage ko na ay asawa at nanay, naging mas women-centric. So, yun na ngayon yung mas naging focus ko. And isa sa mga ginagawa ko is She Talks Asia. So, ito yung grupo na binuo namin. Kasama ko si Isa Calzado. Yes. And then, Lynn Pinugu. And then, our co-founders si Sarah Meyer and Victoria Herrera. So, women empowerment platform and group siya.
mas yun. Kasi I guess, alam ko bilang babae, ang dami nating pinagdadaanan at minsan gusto lang natin ng makahanap ng ibang babae na ganun din yung pinagdadaanan that we can learn from or share with. So yun yung pinakaginagawa talaga namin. What do you think is your, ano ba ang pinaka-controversial na ipinaglalaban ng mga women advocates itong mga panahon na ito? Gosh, ang dami. Oo. Ang dami yung talaga. Yung pinaka-controversial. You know what it actually is na nakikita namin? So, She Talks Asia, ginagawa namin siya 7 years na. And then I was working with UN Women Philippines ng 2 years. It's actually self-worth. Oh, self-worth. Okay. Yes, yes. I mean, lahat ng issue na nakikita namin na bigger, yun yung root cause. Parang I feel like, I wish tinuturo nga yun when we're younger in some way or form. Kasi, and that's diba? A particular problem of women? Yes, parang dun nag, like kunyari, relationship problems, career issues. Parang ang nakita namin so far with the story shared with us, yun yung root cause na parang hindi ganun ka-strong yung sense of self-worth. Mm. Kaya nangyayari lahat ng to. Parang ganun. So, I mean, if you think about it, parang ang simple niyang bagay. But I guess us, we were lucky na you grew up in a family that valued your voice. Ako din, parang in-empower tayo nung pamilya natin, naniwala sila sa atin, but madaming babae don't have that. Mm. Dinidiktahan sila. Well, sometimes it's not really the support system. It's just in you. In you, yes. Right? Also could be the case. Pero I guess then culturally, mas timid tayong mga Pinay. Correct. Pag assertive, parang medyo sinasabi nila negative kahit hindi naman. So, yun yung isa naming nakita na pinaka-important, yung building ng self-worth. May podcast sila eh. Sumasagot sila, di ba, ng mga tanong. Yes. So, may mga magtatanong sa'yo. Oh. Oo, naghanda kami. I love handa that. Ka na ba? Yes! Ayan, handa na ba kayo? And now, dahil kilala din si Bianca sa kanyang social media influencing at podcasting, ayan. Mag-podcast na tayo. Total, di ba nasimulan na natin yung mga tanong sa mga mom? Ako lang, ang dami kong tanong eh. Kaya lang, pagbigyan muna natin ng mga millennial moms sa kanilang malalagkit na mga tanong at unahin natin si... Eto ang una. Paano mo kinayang magtrabaho habang buntis ka? Ayun. Short but sweet. Dapat ka bang magtrabaho? At paano mo kinayang magtrabaho habang buntis ka? I think walang choice. Kailangan magtrabaho, kailangan maghanap buhay. Swerte lang ako na wala akong... medical condition na kayo. Di ba, yung ibang mga pregnancy sensitive, kailangan na sa bahay. So, dahil active naman ako, nakapagtrabaho ako habang buntis. And actually, I think, extra motivation. Kasi pag nung buntis ako, naalala ko parang, syempre, excited. Tapos alam mo din na may bubuhayan ka ng buhay. So, kailangan, more like pangangailangan, kailangan magtrabaho. Pero kung sensitive nga at sinabi ng doktor yun na kailangan magpahinga, iba din naman. Paano mo kinaya? I enjoy kasi working. Medyo okay. May workaholic side din ako. Enjoy na enjoy ako sa trabaho. So, hanggang, naalala ko, hanggang kahit 38th week kung kaya ko magtrabaho. What? Nag-work. Hindi ka naman lumulukso-lukso. Hindi naman. Wala nang ganon. Yes, okay. Wala nang ganon. So, magdadahan-dahan ka pa din. Yes. Okay. Yes. At ito naman ang pangalawa. How do you get your baby to sleep through the night? Anong edad? Anong kung edad? Sleep through the night, malamang mga, yan yung mga nasa newborn na pinag-uusapan natin. Cough syrup. Loko lang. Pero naloko talagang may cough. Nakakaantok yun eh. Did you have a problem dun sa first year? Only once. And believe it or not, the doctor did say, if they really can't sleep, just don't do it every day, pwede kang mag-cough syrup. Yes. O ano ang ikaw naman, ano? Hindi ko ginagawa, never ko na inulit yon na. Minsan ko lang yung ginawa. Yes, yes. But in your case, paano? Ang hirap kasi halos isang taon din ako. Yung unang isang taon ng parehong anak ko, nag-struggle talaga ako nung matulog sila sa gabi. Kaya nga parang zombie yung feeling ko talaga na buong first year ng mga anak ko. Pero inintay ko na lang, honestly, real talk, inintay ko na lang na mawala yung stage na yun at humaba yung tulog nila.
Yes. Hindi kasi ako yung nag-co-sleep, yung parang katabi mo yung anak mong matulog. Hiwalay kami ng kwarto noon. So talagang babangon. Babangon ako para mag-breastfeed ako noon. Babangon ako, magpapa-breastfeed, magpapa-burp, magpapatulog, tas saka na lang ako matutulog. So, sadly, ang sagot ko ay walang madaling paraan. May mga babies lang na sadyang mas mahaba matulog sa gabi. Mm-hmm. Pero lilipas din yan. Lilipas din yan. Matutulog din sila ng mahaba. Oo, lalo na pagka naglalaro na, yes. Pagurin mo sa laro. Mm-mm. At kung may routine, yes. Di ba? Kung may routine, yun ang yun din ang magiging oras ng antok nila, yes. Di ba? Yes. Okay. And the next question is, what did you have as a child that kids don't have? I had, nawala sila. Ay, alam mo ito, I don't know paano explain sa mga bata. Kasi nung lumaki tayo, wala pa yung mga streaming. Meaning, kung ano yung nasa TV, yun lang yung mapapanood mo. Hindi mo ma-forward, right. Hindi mo ma-rewind, hindi mo ma-pause. Okay. So, syempre yung mga anak ko nasanay na ganun, alam nila na next episode or pwede sila pumili. So ngayon, kapag naka-on ang TV, na kunyari free TV or cable, they're like, no, next. Hindi ko ma-explain na, anak, hindi mo yan mapopause. Ihintayin natin. So, yun ang isang, I guess, mahirap sa mga kabataan ngayon. Mahirap turuan din ng patience. Oh, I yes. Guess. Kasi lahat ngayon instant, yes, on demand. Yes. Nung tayo kasi, talagang ihintayin mo. May proseso, may oras. Ito, lahat. Puk-puk-puk. So, yun ang isang challenge bilang isang ina ngayon. So okay, bilang isang empowered woman, kasi wow. Parang full circle ka na, no? Ay, nako, apo na lang hihintayin mo. Oh. But I think you're just getting started, right? Yes. You're just yes. getting started. Ngayon na nanay ka na, anong masasabi mo sa lahat ng mga kababaihan na, oh, parang tapos na ako dahil may mga anak na ako, lumaki na yung bewang ko, hindi ba? With their children all grown up, is it really too late for them? So, this year, context lang, this year, I turned 40. Nung March, I turned 40. And ang naisip ko lang talaga sa stage ng life, kung nasan ako ngayon, is nung teenager ako, nung 20s ako, feeling ko, ang tanda-tanda na ng 40. I don't know if you felt that way, na nung teenager ka, parang 40 is like, ang tanda na, 50 is ang tanda na. But now na 40 ako, na-realize ko, ang bata ko pa, ang dami pang pwedeng gawin. And 40 is... parang just another act, di ba sinasabi na first act, second act ito. Never too late talaga for anything. And you are super proof of that. Kanina nga, I was thinking, grabe, she's not slowing down. Parang as time goes by. As time goes by, talagang you prove that you can do more and more. And I think kung alam lang yun ng lahat ng babae, we can do so many great things. Minsan kasi may pressure na parang lahat kailangan ko gawin sa 20s, sa 30s. Kailangan alam ko na yung gusto kong gawin. But at least now, alam ko na hindi pala, pwede pala na 40s ka and you're still figuring things out. And then ako, I'm looking forward to in my 50s na ang dami ko pa sigurong pwedeng gawin na hindi ko lang alam pa ngayon. So never too late. You can still do anything that you want to do. Talaga. Oh, narinig ninyo yan, ha? Wala kayong excuse. Thank you, Bianca. Thank you. Abot tayo dyan. Ang galing. Thank you so much. Ang galing. I'm very honestly good. So starstruck. Isa itong dream at bucket list ko. Oy, sobra ka naman. Ay, pakita mo ito sa mga anak mo dahil mga babae yes, sila. See? Yes. At kailangan in your 40s, ganyan pa rin ang itsura niyo. Oh, kids.